Isa pong pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, lalo-lalo na po sa nakikinig po ng salita po ng ating Panginoon. And I hope and I pray na patuloy po nating naranasan po ang pag-ibig, kaputihan at protection po ng ating Panginoon. And I pray and I declare na tanggapin po natin ang ating spiritual manna for today. O tanggapin po natin yung ating pong spiritual blessing po na inilaan ni Lord para po sa bawat isa po sa atin. So nawa po ay matanggap po natin yung kapahayagan ng salita po ng ating Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. Upang manatili po tayong malakas at manatili po tayong maging close po sa ating Panginoon. Ang kanyang lamang po, I think for this week, halos lamang po ng balita po yung pagdating na po ng vaccine po sa ating bansa. And finally po, ay nasimula na pong i-vaccinate po yung ating mga frontliners. And I believe, you know, sila po yung karapat-dapat po na tumanggap ng unang vaccine po natin sapagkat sila po yung tinatawag natin frontliners. Okay, tinatawag silang frontliners sapagkat sila po yung sila po talaga yung unang madadali po. Okay, sila po yung una pong nasa peligro sa paglaban po sa ating pandemic. So dapat lang po, okay, na sila po yung unang tumanggap po ng ating mga vaccine. Okay, and alam niyo po, mahalaga po itong vaccine na ito. Bakit? Dahil ito po ay nakapag-provide po ng immunity, okay, laban po sa COVID-19. So that means kapag natulukan po tayo ng nitong vaccine na to, okay, pwedeng hindi na po tayo maapektuhan. Hindi na po tayo magugupo nitong virus nito, itong COVID-19 nito. Kaya napakalaga po nitong vaccine nito para po sa lahat, lalo-lalo na po sa ating mga frontliners na sila po ang nag-aasikaso po sa ating mga pasyenteng mayroong COVID-19. And of course, ngayong sila po ay vaccinated na, yung mga iba po ay vaccinated na po. So syempre, meron silang peace of mind. Okay? Kaya alam ko tuwang-tuwa po yung ating maraming mga frontliners dahil meron silang kapayapaan sa kanilang isipan. Okay, na hindi nila mahawa kahit yung kanya-kanya nilang mga family. Okay, so napakalaga po ng ating vaccine upang tayo po ay magkaroon ng immunity, okay, laban po sa COVID-19. Pero alam nyo ba, tulad po ng ating mga preaching po ng mga nakaraan, okay, kahit mga nakarang taon, di po ba, kung maalala po natin, okay, hindi lamang po itong COVID-19 ang pinakasuliranin po ng tao. Alam po natin na ang pinakasuliranin po ng tao ay walang iba kundi ang kasalanan. Ito po yung isang pinakamatinding virus na okay na tumama po sa tao. Kung kaya kailangan din natin ng immunity po laban po sa kasalanan. Okay, at dahil kailangan po natin ng immunity o parang vaccine laban po dito, so kailangan po natin ng matinding immunity o tinatawag nating super immunity. Okay, tinawag ko po ito, binasagan ko po itong super immunity dahil kailangan po natin na matindi, okay, ng immunity na higit pa po doon sa kayang ibigay ng vaccine, Pfizer man yan o AstraZeneca or Sinovac. Okay, kailangan ng mas matinding immunity laban po sa kasalanan. Kaya binasagan ko po ng super immunity, and I believe, okay, lahat ng tao kailangan po ng super immunity. Kaya super immunity po siya kasi yung vaccine po, kailangan po niya ibigay ay immunity laban po sa, okay, sa katawan po natin. But how about po yung ating kaluluwa? How about po yung ating soul? Okay, kailangan din po niya ng immunity laban po sa kasalanan. Okay, yun po yung pinakamatinding virus po sa buhay po ng tao. Well, hindi ko po discourage po yung hindi ko po discourage about isa na hindi tayo mag-take ng vaccine. Well, kung nandiyan na po yung vaccine, we can, you know, we can take that vaccine. Kailangan din po natin, kailangan ng katawan po natin yan. Okay? So, even though itong katawang ito po ay hindi po to panghabang buhay. Ano po yung panghabang buhay? Yung ating pong mga soul. Okay? And may virus po na kailangan na, may virus po na sumisira din po sa ating soul. Okay? Na nagdadala po
sa pangalawang kamatayan sa impyerno, at yan po yung virus po ng kasalanan. Kung kaya nga po kailangan natin ng super immunity, okay, upang tayo po ay ma-immune, okay, sa kasalanan. So, posible po ba yun? Okay, so let's check out yung salita po ng ating Panginoon. Basahin po natin. Sabi po sa Mark 2:17, sabi po rito, when Jesus heard it, okay, he said to them, those who are well have no need of a physician or doctor. Okay? But those who are sick, okay, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Okay, so, pagbulay-bulayan po natin itong salita po ng ating Panginoon sa oras mong ito. Okay, so, sabi po dito sa salita po ng ating Panginoon, those who are well have no need of a physician. So, yung mga manulusog daw po, hindi po kailangan ng doktor, tama nga naman po, di ba? Kasi mga nakakailangan ng doktor ay yun lamang mga taong may sakit. Okay, so ano ibig sabihin ng Panginoong Hesus po dito? Nung sinabi po niya itong katagang ito, susunod po na line, sabi po doon, okay, sabi po ng ating Panginoong Hesus, I did not come to call the righteous, okay, but sinners to repentance. So napakaliwanag po ng mission po ng ating Panginoong Hesus kung bakit po siya ay nakatawang tao, siya ay Diyos, nakatawang tao, ayon po sa Philippians, okay, at ito po yung kanyang pinakamisyon, okay, upang hanapin ang mga sinners. Okay, so let's take note of this word sinners. Sa verse pong ito, itong mga sinners pong ito, sila po yung mga, okay, may sakit. Okay, sila yung sinasabi ng ating Panginoon na may sakit. Okay, itong mga may sakit na ito, kailangan nila ng matinding immunity o ng super immunity. Okay, so noong sinasabi ni Lord dito na may sakit, okay, itong mga seniors nito, okay, wala na magagawa po yung vaccine po dyan, kahit yung pinaka-best po na vaccine available tulad ng Pfizer or Moderna, okay, wala na magagawa, hindi na po kaya magbigay ng immunity po laban po sa kasalanan. So, itinutukoy po ng ating Panginoon dito sa Panginoong Hesus dito ng mga sick o yung mga may sakit ay yung mga tao pong mga makasalanan. Okay, mga taong nabubuhay pa sa kasalanan. Yung mga taong wala pa pong relasyon sa ating Panginoon, they are the sinners na tinutukoy po ng ating Panginoon. So, yan, so maliwanag po dito na sinasabi po ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesus ay naparito. Nagkaroon ng Christmas siya po, nakatawang tao, nagkaroon po ng Holy Week siya po ay pinako sa krus. Yan po yung pinakadahilan kung bakit po siya naparito sa lupa, ay upang ikaw at ako ay kanya pong bigyan ng immunity laban po sa kasalanan. So imagine, no, dahil po sa dugo ng ating Panginoong Hesus, ito po yung pinaka-vaccine po natin, yung dugo po ng ating Panginoong Hesus. Because sabi po sa salita ng Panginoon, without the shedding of blood, there will be no forgiveness of sin. Okay, sabi po sa Hebrews, di ba? Okay, kung wala po daw yung dugo ng ating Panginoong Hesus, then hindi po tayo makakaranas po ng kapatawaran. So that means kung hindi po dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, which is yung pinaka-vaccine po natin, then hindi po natin makaranasan po yung, okay, super immunity. Okay, so kailangan po natin yung super immunity upang hindi po natin maranasan po yung kabayaran po ng kasalanan. Okay, so kailangan po natin yung immunity. Kailangan po natin ng immunity sa sakit na to. Okay, yung sakit po ng tao is yung kasalanan. Okay, bakit po? Okay, ito lang naman sinabi ng salita po ng Panginoon. Okay, sa Romans 6:23, ang sabi po ron is, for the wages of sin is death. Okay, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So napakaliwanag po sa verse pong ito na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? So yan yung pinakamatinding dulot po ng virus po na kasalanan. Okay? Yung COVID-19 po, kaya lang po niyang patayin yung ating physical na pangatawan. Okay? Pero yung kasalanan, mas matindi pong virus yun dahil kaya po niyang patayin yung ating kaluluwa. Okay? Kaya nga maliwanag dyan na sinabi ng ating Panginoon, okay, na sinabi ng salita ng Panginoon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang po yung kamatayan physical, but ito po yung tinutukoy po rin po niya, ito yung pangalawang kamatayan. Okay, yung kamatayan po sa impyerno. At panghabang buhay po yun. Okay?
Kaya nga kailangan po natin ng super immunity. Kailangan ng bawat mga sinners, bawat mga makasalanan po itong super immunity. Kailangan po ng bawat isang hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Ito tinatawag po na super immunity. Okay? Kung kaya nga po sa bawat isa po sa atin, okay? Sa bawat isa po sa atin na nakaranas na po, okay, nakaranas po ng kabutihan ng atin po ng kanyang pag-ibig, tayo po na nakaroon na po, okay, ng super immunity, okay, laban po sa pinakamatinding virus, which is yung sin. Nawa po ay maging mission din po natin. Kung paano po naging mission po ng ating Panginoong Jesus, okay, na hanapin yung mga taong senior, hanapin yung mga taong wala pang mga relasyon sa Panginoon. Nawa maging ganun din po yung ating mission. This is the reason kung bakit may church. Okay? Kaya nga, God bless po kay Ate Nilda, okay, na nakipag-coordinate. Nag-coordinate po ng mga dinidisciple po ngayon ni Des. Kaya Des, God bless you. Okay? Because in doing, dahil sa ginagawa mo ngayon, okay, ay ikaw ay naging kasangkapan ni Lord upang ang iyong mga dinadisciples ay makaranas din po ng immunity, super immunity, okay, sa kasalanan. At sa bawat mga tinuturuan ni Des ngayon, sila Ann Chris, sila Adikon, sila Marky, o yung mga hindi ko naman maalala yung mga ibang names, sorry. Okay, so nawa patuloy niyong ialay ang buhay niyo sa ating Panginoon upang hindi niyo na maranasan yung kabayaran ng kasalanan, which is pangalawa. Hindi lang yung kamatayan physical, kundi yung pangalawang kamatayan. Okay, so patuloy ko yung mag-aral ng mabuti, okay, ng salita ng ating Panginoon. So now, okay, dahil yung church, ito po yung pinaka mission po ng church, and that is to reach out, okay, and to make disciples. Okay, kaya nga sinabi sa Matthew 28, di ba? Go and make disciples. Yan po yung pinaka-mission po ng church. So tayo, tayong mga mananampalataya na, tayong mga nakaranas ng super immunity, now hindi po tayo makontento. Okay? Na makontento dun sa katotohanan na tayo po ay meron ng super immunity. Now po, okay, isipin po natin yung mga tao na wala pa po. Okay, na wala pong super immunity. It could be one of your family members, it could be one of your friends, it could be one of your best friends or BFF. Okay, it could be one of those na nagfa-follow, okay, sa mga pinapost mo sa Facebook. Kaya gamitin din po natin yung ating social media. Okay, upang ipanaganap po natin, upang ipamalita po natin yung mabuting balita. Okay, na meron nang, okay, meron ng pinaka-vaccine yung ating pong pinaka-vaccine yung pinakamatinding virus sa tao, which is yung kasalanan, and that is the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya marami nabubuhay po sa ibabo ng lupa po. Okay, marami nabubuhay po sa mundo. Okay, hindi po nakakaranas ng super immunity. Okay, gusto ko pong dumako sa panibagong verse. Okay. Sabi po sa Matthew 18:12, okay? Sabi dito, if a man has 100 sheep and one of them wanders away, okay, what will he do? Won't he leave the 99 others on the hills and go out to search for the one that is lost? Okay, ginamit po ni Lord itong parable nito, okay, itong pangungusap na ito, pwede upang ipakita po sa atin, okay, ng pinaka-mission po ng ating Panginoon ay yung mga lost souls. Okay? Yung mga mananampalataya, yung mga nakakilala na sa Panginoon, sila po yung 99 dito. Okay? Sila po yung 99. Pero ang ginagawa po, anong gagawin po ng ating Panginoon Jesus, iiwanan po niya yung 99 na yun. Okay? Iiwanan po niya upang hanapin po yung isa, yung pong yung nawawala. And you know what? Okay? Bago po tayo nakakilala sa Panginoon, we were that one. Tayo po yung isa na yun. Okay? Na hinanap po ng ating Panginoon. So nawa po, okay, maging kasangkapan din po tayo. Okay, yung buhay din po natin na maging kasangkapan din po. Maging kasangkapan ng ating Panginoon para mahanap pa po yung isa. Okay. Kung kaya nga po, no, nawa bago po tayo kuhain ni Lord o bago po tayo makarating sa langit, nawa at least meron man lang tayong kahit isa na taong nadala sa ating Panginoon. Of course,
mas better kung more than one, yes, of course. Okay, well, I think kung tayo po ay laging, kung tayo po ay laging laging maghahanap po ng kaluluwa na akain natin kay Lord, and I think baka bago tayo kuhanin ni Lord, baka hindi lang 1 kundi 100 o 1,000 yung pwede natin maakay sa ating Panginoon. Okay, so looking for one, yan po yung pinaka mission po ng ating church. Okay, ang pinaka mission po ng church is hindi lang po yung palakasin mo yung kapwa mo tupa yung 99 na to, kundi nawa po magkaisa po tayo bilang church, magkaisa po tayo na hanapin po yung isa, yung mga nawawala, yung mga wala pong super immunity, at nawa po ay madala po natin sila sa ating Panginoon. Okay, for many years malang marami po sa atin, okay, marami po sa atin, pinaglingkuran na po natin yung ating mga kapwa kapatiran. Okay, kung kaya nga para po sa akin, hindi po yung bagamat napakahalaga po ng worship team, worship leading sa church, napakalaga po ng prayer, napakalaga po ng iba't ibang klase ng mga ministries na ginagawa po natin sa church. But for me, ang pinakamahalaga na ministry po sa church ay yung pag-akay ng kaluluwa, o tulad ng pag-coordinate po ng nila Tenora at Nilda ng mga i-disciple, at ang pag-disciple po ng ating mga bagong believers. For me, that's the most important ministry, okay, pa sa isang church po. Okay. So ano man po yung part po natin sa church po, napakalaga po nun. Okay, giving man, or giving your tithes man, or pag-encouragement sa iba, pag-follow up man sa iba. Okay, lahat po ay mahalaga. Pero ang pinakamahalaga po ay gawin po yung pinaka-mission po ng church. And that is to go and to look for those lost souls. And to look for those, okay, at hanapin po yung sinner, yung mga may sakit. Yung mga sinner po dito, sila po yung mga may sakit. Hanapin po natin upang makaranas din po sila ng super immunity. I believe po na hindi po tayo ligtas ni Lord, hindi po niya tayo hinayaan na makaranas ng super immunity laban sa pinakamakatinding virus, which is yung sin. Okay? I believe po na hindi po niya pinaranas po sa atin yan para lang po tayo po ay para lang po i-enjoy po natin yung ating buhay po sa church, o i-enjoy po yung ating buhay po sa Panginoon. No, I believe, and I believe, okay, with all my heart, na tayo po ay hinanap ni Lord, masakit din po tayo noon, okay? Tayo rin po ay masakit noon, okay, nakakadiri sa kanyang harapan dahil po sa kasalanan, ngunit tayo po ay kanyang hinanap, tayo po kanyang niyakap, pinaranas yung kanyang pag-ibig, and one of the reasons, one of the main reasons ng ating Panginoon para na ginawa po niya yon ay upang maging kasangkapan din po niya tayo, okay? Upang maging vessel of blessing din po niya tayo sa mundong pong ito. Okay? Di ba yun yung pinaka-mission po ng ating Panginoong Jesus? Yung hanapin po yung mga may sakit, yung mga lost. Okay? Yan din po yung kanyang ipinakatiwala po sa church. Kaya yung church po natin, uusad po ito. Okay? Magiging church lang po ito kung meron po tayo mga bagong naaakay na kaluluwa sa ating Panginoon. Imagine po, okay, bawat tao na wala pa po sa Panginoon, okay, sila po ay may sakit sa harapan ng ating Panginoon. And the Lord Jesus Christ, siya po ay Diyos na katawang tao, okay, at inaalay niya ang kanyang buhay sa cross para po sa iyo at para po sa mga tao po na hindi pa po nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, na hindi pa po nakakaranas ng kaligtasan po ng ating Panginoon. Okay, tumingin lang po tayo sa paligid po natin. There are a lot of people, okay, na kailangan po ng super immunity, na kailangan po ng kagalingan ng kanilang mga kaluluwa upang maranasan po nila ang kaligtasan. So nawa po magkaisa po tayo at nawa po maging mission din po natin sa buhay po natin na gawin ang mission po ng ating Panginoon. Ang pinaka-mission po ng ating Panginoon, siya po ay nabubuhay, ay hanapin po yung mga may sakit upang makaranas ng super immunity. So nawa maging ganun din po sa bawat isa po sa atin. Okay, so nawa po ay pagsamasamahin po natin lahat po ng ating mga resources sa church, yung ating mga time, yung ating mga panahon upang, okay, upang ipalaganap ang balita, mabuting balita. Ano po 'yan? Yung mabuting balita na meron ng gamot. Okay. Sa matinding virus
okay, na dumating sa tao, and that is sin. Okay? Yung mga ibang virus tulad ng COVID-19, okay, mga secondary na lang po yan. Pero ang pinakamatinding virus sa buhay ng tao, dahil hindi lang po, hindi lang katawan yung kanyang patayin, kundi yung kaluluwa, yun po yung kasalanan. So, nawa po, maging kasangkapan ka din, maging kasangkapan ako, upang tayo po ay makapag-akay ng kaluluwa at makapag-disciple po ng kaluluwa. Kung wala kang gift of teaching, okay, you can participate in praying for the lost souls. Okay? And kung wala kang gift of pag-disciple, then you can coordinate tulad ng ginagawa po nila Ate Nora at Ate Hilda. Okay? So we can use lahat ng ating giftings sa ating Panginoon. Okay? And alam ko yung iba sa inyo ay more than 1, 2, or 3, o maraming, meron sila mga multiple gifts na pinapagamit sa church. Hindi po ba? Sa music, yung iba sa pag-follow up, sa pag-encourage, pag-pray. Yung mga iba, may isang tao, halos meron lahat nito. Okay, yung mga iba kaya mag-preach, di ba? Okay. And yung mga iba kaya sa tech, okay, maggawa ng video, mag-video editing, tulad ng ginagawa ni PE. But higit sa lahat, okay, let's do our part. Kahit yung mga maliliit na part natin, para ng ibang tao po ay makasumpong po ng super immunity. Okay, so tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Thank you so much, O God, for reminding us of our mission, O Lord. And as a church also, O God, ito din po yung pinaka-mission po namin. Okay, nahanapin, O Lord God, yung mga may sakit upang sila din po ay makaranas po, Lord God, ng super immunity through faith, okay, and through salvation, O Lord God, ng kanilang mga souls, Panginoon. So, God, gamitin niyo po ang aming buhay. Alam po namin, O Lord God, hindi niyo po kami niligtas, O Lord God, and just to enjoy, O God, our salvation. You save us, O Lord God, upang maging kasangkapan po kami, O Lord God, sa kaligtasan din po ng ibang tao, Panginoon. Lalo-lalo na po, O Lord God, yung mga hindi pa po nakakaranas ng iyong pag-ibig, hindi pa po nakakaranas, O Lord God, ng kaligtasan, Panginoon. God, use us, O Lord God, at gamitin niyo po ang aming buhay, Panginoon, upang ang ibang mga tao hindi pa po nakakilala po sa inyo ay makakilala po sa inyo. So, God, thank you so much, O Lord God, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, kapatid, God bless you. And see you again next week.